Dahan-dahan lang po kasi may mga laksya. Yun po, napakalikabok na. Yun. Hello! Kumusta po sa inyo lahat mga katek? Sa aking mga subscribers at mga followers. Kumusta po sa inyo lahat? So may bago naman po tayong gagawin. Mag-upgrade po tayo ng Dell 3421 na model. Ito po ay natapunan po ng kape at wala din po siyang charger. Lililisan din po natin yung laptop. I-upgrade natin ng RAM, SSD, from HDD to SSD. Then palitan natin ng bagong keyboard. So yan po ang original keyboard. So yan, bago natin po gawin lahat yun ay linisan po natin yung laptop niya. At nag-iinit po minsan, minsan nag-restart din po. Ito po yung bagong battery niya. Sa Dubai ko po ito in-order. Yun po, kapares ng model ng laptop. Yan, Dell 3421. Ito po yung kanyang charger. Replacement po. Then yan po yung kanyang power cable. Try muna natin yung pagganahin yung laptop. Then yung kung keyboard niya ay nag-auto-press po yung kanyang mga keys. And minsan po tumutunog. Then minsan po hindi gumagana. Kasi nga po natapunan po ng kape. So yung mga laptop po natin kahit luma or bago, ingatan po natin yan. Napakamahal po ng mga pesa. So plug-in natin tong kanyang power adapter. Yun po, umilaw siya. Then on. So yun. So ibig sabihin po yan ay sira na po yung battery niya kapag ganyan nabiblink. And then, yan nga pong sinasabi ko. Yan po yung message niya. The battery cannot be identified. So, the system will be unable to charge this battery. Then, strike the F1 to continue. So, ibig sabihin po niya ay sira po yung battery. Basta ganyan po yung lumabas na message sa computer niyo. Battery lang po yan. Yung battery ay sira na talaga. Busted na. Ang gawin natin ay F1 natin. Windows 7 po yan. Luma na. Ubuhin na po siya. Kapag siya nagtatype, ay iba yung lumalabas. Ang RAM po niya ay 4GB lang. Gusto po na may-ari ay mag-add ng plus 4. So yan po yung ano niya, RAM, 4GB. Ito po ay third generation pa na Core i5. Yan po yung battery niya. Nakalagay ay plug-in and not charging. Sira po yung battery niyan kapag ganyan. Tapos tingin muna natin yung bagong battery niya. Shutdown natin ulit. Ito po yung pinakita ko kanina, yung bagong battery. Try natin yung bagong battery niya. Tanggalin mo natin itong power cord. Kasin natin yung kanyang old battery. Tinatanggal po yung lock nito. Ayan, may lock yan dyan. Slide nyo lang, then flip nyo po dito. So, ganun lang po kadali. Ito yung luma. Original po yan. Ito yung kanyang class A. Ayan. Subukan natin. Tingnan natin kung may charge. So yun, nag-open na. Nakalagay po doon ang battery slow. Charge natin. Tingnan natin kung mag-blink. Press natin yung F1. So yun po, nag-charge po yan. Kapag lobat po na lobat talaga, ay kulay pula yan. And kapag nag-charge po, yan po ay kulay puti. Tingnan natin yung battery ngayon bago tayo mag-linis ng laptop. Yan, 5% na. So meaning to say po, nag-charge po siya. So mayroon na natin each full charge. Shutdown na natin at linisan muna natin bago natin upgrade. Ayun, check muna natin yung kanyang parang keyboard. Pwede na natin kasi yung battery niya. Kasi natin yung keyboard. Gamit lang po tayo nito, screwdriver. Then ito po yung gamit ko lagi, yung spudger, pang angat. Then ito po yung pang sundot ng mga clip na maliliit. Pwede din po spudger, basta ingatan lang po natin. So, ang gagawin po natin ay ganito po yung pagtatanggal ng keyboard niyan. Itong keyboard po na to ay wala pong isang screw sa likod. Hindi po katulad ng ibang laptop na may mga screw sa likod. So, ang ginagawa ko po dyan ay sundot lang yung lock na yon. May lock doon. Yan. Tangan nyo lang pong ganyan. Ayun. Ganun lang po kasimple. Then, sundan nyo po doon sa dulo, sa kabila din. Sa kabila din. So, yun po. Ganun lang po kasimple. So, yan. Tanggal nyo na po yung keyboard na napakadali. Dahan-dahan. Then, doon po sa kanyang flex, meron po siya dyang laking tab. Angat nyo lang.
Ito po yung gamitin yung plastic. So, ayan po, natanggal na po. Ito po yung lumang keyboard dyan. Nabubuhan daw po ito ng kape. Then, nag-try na din po ako maglinis. And, binaklas ko na isa-isa. Ganun pa rin. So, yung copper niya ay, copper line niya ay put-put na. Subukan natin ito kanyang bagong keyboard. Ito po ay 3521. Pares lang po yan at 3421. Makabit natin ngayon. Ganun din po yung pag-proseso. Angat natin yung clip. Yung clip. Ayan. Ilock nyo lang ganyan. And push. So, testingin natin ngayon. Ayan po, naka-open na. Subukan natin yung bagong keyboard. Open natin ito Microsoft Office. So, ayan po lahat po gumagana yan. Nakasok. So yun po, gumagana po lahat yan. Shutdown na natin. And check natin naman yung RAM. So check natin ngayon to. Itong 4GB na to, mag-add tayo ng 4GB. Pasin nyo, ano siya, may amag yun. Tagal na kasi naka-stack to. Dalawang screw lang siya meron. Sundutin nyo na ng spudger dito. Ito po yung hard drive niya. Ito po yung papalitan natin. SSD RAM HDD. Ito po yung kanyang RAM. Mag-add tayo niya. Pabasahin lang 4GB plus 4. Push lang na ganun. At subukan natin. Testingin natin yung RAM na 4GB. Ayan, may display po. May display po, gumana po yung RAM natin. Kailangan natin ng keyboard. Tingnan natin kung nagbago pa yung speed niya. Nag-open na po. Mas maganda po yung speed niya ngayon. Mas lamang kaysa kanina. Nung 4GB lang siya. Check natin yung properties niya. Ayun. 8GB na siya. So yan. Kanina po ay 4GB yan. Then, mas lalo pong bibilis yan kapag na-upgrade natin ang SSD. Shutdown na natin. Sigurado mabilisin mamaya. Linisan muna natin yung laptop bago tayo mag-upgrade. Po, napakadumi ng kanyang fan. Malikabok. Linisan po natin yung bakasan natin lahat. Natrabaho lang po pero maganda po itong libangan kung magaling kayo magawa. Yung kanyang wifi. Linisan din natin yung slot niya. Puro alikabok po yung mga wire. Likod naman, at nasa harap, okay na. Then likod naman, kasi muna natin yung ating hard drive. Ito yung upgrade natin. So dito po sa command, yung mga pinagpalitan po, binibigay ko talaga sa customer. Yung iba naman po, binibigay sa akin na lang daw. So nagagamit ko po pang testing-testing. Yan po yung kanyang hard drive. Slide natin pa ganun, then ay hawakan po siya dyan. Ano talaga? Yung kanyang hard drive. Slim type, 500GB po na HDD. Ito po yung papalit natin, SSD. Sigurado na napakabilis po niyan. Ganyan na po yung mga gamit kayo. So, kita nyo naman po, kahit yung hard drive niya, ang alikabok niya. Yan. So, ito yung DVD niya. Yung CMOS battery niya ay okay pa. Check natin, double check. Processor at saka yung fan ay linilinisan natin. Wala na yung mga screw, natanggal natin lahat. Pagdagdag na tayo ng 4GB, klasin na po natin yung kanyang upper case. Gamitan lang nyo po ng spudger. Para hindi po magasgas. So po, pakadali lang po. Napakadami po na loob. So yun, dahan-dahan lang po kasi may mga lock siya. So yun po, napakaalikabok yan. Ginamit ko lang po, sinundot ko lang po yung mga lock doon sa ilalim gamit po itong spudger. So yun, napapansin nyo,
napakalikabok po. Yan. Yan po yung kanyang likabok. Sobrang likabok. Then yung iangat natin po para malagyan natin ang bagong thermal paste. Ito po yung kanyang thermal paste. Yan. Para yung init dito, mabugan ng maayos doon. Linisan muna natin dito sa labas. Tulog na po yung kapit-bahay na doon yung ano na. Okay, so let's go. Speaker. It's not really a speaker connection. So, ito ang kanyang USB. So, pinag-aangat natin. Medyo mahirap ako gumamit dito sa bahay. Yan po yung alakabok. Kasi wala pa po ako sa shop ko. So yan mga katek, nandito na po ako sa loob ng bahay. Yan, alisin muna natin to. Yan. Ilisan ko po ulit sa labas. So ito mga katek, napakalinis po. Yan, puti-puti yan dati. Pero ngayon, okay na. Pinakita po ulit yung SBT natin. Yan. Ganda din po ng ikot niya. Then next natin tong kanyang thermal paste. So yan po, kapal pa rin ang kanyang likabok. Linisan po ulit sa labas. Linis muna po kasi sa labas. So yan po mga katek, napakalinis na po ng board. And then yung kanyang fan. Ganoon din po yung kanyang case. Malinis na din po yan. Muna natin ang thermal paste. Bago natin i-close ulit. Maglagay po tayo ng thermal paste bago natin i-close ulit yung laptop. Ito po, ito po yung mga ina-apply para hindi po nagiinip. Tapos binubuga po yan ng tama doon sa kanyang heatsink. Doon lang po ito sa mga talagang wala po talagang knowledge sa computer or sa paglilinis or upgrading, at makakatulong po ito sa inyo. Pasensya na po kayo, itong video na po ito talagang mahaba. So ayan, so mapapansin nyo mga katek, so ayan, sa mga subscriber ko po dyan, ang tigas na po ng kanyang face, ayan, luma na. So kailangan palitan natin yan. Linisin natin ang ayos. So ayun mga katek, malinis na po. Ayos na, ayos na. Ano po yung next natin? So ganun lang. Kahit gamitan nyo yung tissue at rubbing alcohol. Napakalinis na po. Ayan. Ayan po, totally baklas talaga yan. Ibalik na natin yung mga gamit. Nalinisan na natin ngayon at saka apply tayo ng bagong thermal paste. Mag-apply na tayo ng thermal paste. Kunting-kunti lang po. Ayan. Okay, ipot lang po ng sobrang kunti lang talaga. Ayan. Ganun lang po. Maliit lang po ang amount ng ipapatak nyo. Napaka-kunti lang po. Huwag po masyado madami. Hindi po masyado magandang madami. Patungan natin yung kanyang heatsink. Huwag nyo po na masyadong iigpitan, baka maipit po yung kanyang processor at saka video card. Nakakapit na yung ating heatsink. Next natin yung kanyang fan. So napakadali lang po nito. Okay na. Pwede na natin ilagay sa kanyang case. So yun po, nakarapat na po. And then ilagay natin yung kanyang USB. Balik natin. Over. Push down.
spot. Then natin power on bago i-close lahat. Then ganda rin buka niya. Then okay din yung display niya. Wala siyang hard drive. Hindi na natin ibabalik tong kanyang HDD. SSD na ikakabit natin. Ikabit na natin yung mga screw. Ibalik din natin yung kanyang Wi-Fi. Ikabit natin. Pagkita niyo po itong model ng PNY. Ito po yung HDD. Ito yung SSD. Na-install na natin. Ganyan lang po yan. Dito kami umpisa. Para pumasok siya. Yan. Tulak niyo gano'n kasi baka nasigla ito kasi makakapok na may screw pa nung isa so dito po ito sa harap ayan, nilalim mo tayo ito wala po nung aking screw ang labis ko ng kulang. Install natin yung bagong battery. Ang pag-install ng bagong battery ay ganito. Hindi ko po katulad ng iba na pa ganyan. Ito po ay paharap. Pakita ko sa inyo yung lock nya. Malimit natin. So yan. So yun po. So open na natin. I-strip natin yung kanyang keyboard na bago. Tunat natin yung laking tab. Then suot natin ulit. Press natin. Natin na ganito. Luksod natin yung mga lock sa loob. Then so, install natin yung ganun. Push lang. Push lang yung ganun. Bagong-bago na. So, buhayin. At install ang Windows 10. So, buhayin po natin. Naka-install na po lahat. Lahat ng parts na bago. SSD, RAM, battery. Charge na po. So, yan. Wala po siyang Windows. Install na natin ang Windows. So, pag-install na tayo. So, meron po ka dito ang bootable na Windows 10. Saksak natin sa USB na yun. Restart natin. 12. So, USB. Install natin ang 64-bit. 64 tayo. Mabilis po ang kanyang booting. Pagkabilis po yung install natin ng Pro. Tayo na doon ang partition. Natin natin ang 20. So okay na. Installing na po. Nag-install na po yung aking bagong gawa. So hintayin na lang po natin. Kapit na po siya matapos. So yun, bagong-bago na po yung ating project. Medyo mahaba po. Ano ko lang 1 hour. Naka-SSD na po siya. Bagong RAM din. Bagong RAM. Bagong charger. Bagong battery. So yun po. Then lang natin matapos yung reformat. Then i-reprogram natin. So pwede natin ibigay bukas sa customer natin. 23% po. 24% na. Malapit na. 62% malapit na. Ayan, 91% na po. Lapit na. Patapos na po. Lapit na. Finishing na po. Finishing na. Tapos na.
Napaka bilis po, tingnan nyo. Sobrang bilis. So, bukas po ng gabi, i-deliver po namin ito ni baby. Kasama ko yung ako. Tapos na po tayo. Skip to this. So, napakabilis po ngayon. At bagong-bago na po yung ating laptop na ginawa. So, ayan. Tapos na po yung laptop natin. Lagyan ko na lang po mamaya ng software. At saka mamaya ko i-update ko din po. Tapos na ang ating in-upgrade. Napakabilis. Siguradong matutuwa yung may-ari nito. So, ayan po mga katek. Tapos na po tayo. May bago na din siyang Windows. Then, yan. Pinuprecharge ko na lang po siya. So, ayan. Mga bago na po siya. Napakabilis po. So, ito po yung pinagpalitan natin. Pinahin siya ng charger dito. Charge. Then, ito yung kanyang battery na luma. Bigay natin sa may-ari yan. Baka hanapin. Then, ito po yung kanyang lumang keyboard. Yung kanyang lumang hard drive. So, ayan, yung lumang hard drive niya. Cover ng ano, ang kanyang RAM. So, ayan po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Huwag niyo pong i-skip kung gusto niyo matutunan ang total restoration ng laptop niyo. Panoodin niyo po at talagang may matutunan po kayo dito. May mapupulot kung kayong aral. Pwede niyo pong i-apply sa mga laptop niyo luma. So, ito pong laptop na to ay 8 years na. So, ayan, gumagana na po ulit ng maganda. At napakaganda po ng takbo niya at performance. Napakabilis po. Okay po, maraming salamat po sa inyo lahat, sa akin po lahat ng mga taga-suporta at sa mga bago po dyan at sa hindi pa nakaka-subscribe. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Then, i-hit niyo po yung notification bell. I-bell on niyo lang po para may mga bago po kayong update sa akin mga post at upload. So, ayun po, maraming salamat po sa inyo lahat. See you po sa akin next vlog. Bye-bye!